mananatili kayong nakakulong hanggat kumakalap kami ng mga pruweba laban sa kataksilan ninyong dalawa. Sige na, kunin na sila. Mara, prinsesa, totoo ba to? Tingin mo, magtatridoro sa atin si Bagno? Mahirap paniwalaan, Tiway. Pero hindi rin pwedeng baliwala iniina ang lahat ng pruweba na nakita sa kwarto ni Bagno. Wala ka rin pinagkaiba sa iyong ama, Bagno. Traitor ka rin katulad niya. Hindi talaga mapagkakatiwalaan ang pamilya niyan. Dapat yan hatulan ng kamatayan! Isa ka sa mga pinagkakatiwalaang kawal ng aking asawa, Agor. Kaya nga ikaw ang napili na magbantay sa isa sa mga apat na sulok ng ating kaharian. Alam ko ang iyong kakayahan at talino, Agor. Kung kaya't nahihirapan akong maniwala na sa isang utos lamang ni Bagno ay sumunod ka. Kahit alam mo magdadala ito ng kapahamakan sa ating kaharian. Kamahalan, kung inyo lamang masasaksihan ang kanyang kilos at pananalita, ibang-ibang Bagno ang aking nakaharap. Tila ba nasa ilalim siya ng madilim na kapangyarihan? Prinsesa Mira, hindi totoo ang mga sinasabi ni Agor! Pero paano nakarating sa iyong pag-iingat ang mga nakita sa iyong silid kanina, Bagno? Ano, prinsesa, maniwala ka sa akin! Huwag mo siyang paniwala kasi sinuhaling ko si Agor! Gumagawa lang siya ng parang para madamay ako! Tumayo ka, Agor. Anong ibig mo sabihin? Kamahalan, nang nabanggit ni Prinsesa Mira ang tungkol sa kapatid ng iyong asawa na si Peruha, tuwang ko lamang natiyak na nalaso na ng Peruhang iyong ang punong kawal. Huminahon ka, Bagno! Hala, Prinsesa, tanging katapatan lang sa paglilingkod ko sa pamilya niyong meron ako. Mula nung bata pala ako, pinangako sa sarili ko na hindi ako matutulad sa ama ko! Kaya hindi ko kaya gawin yung pinipintang ninyo sa akin! Hindi! Nakausap ko na ho si Bagno, ina. At anong sinabi niya sa'yo, anak? Na wala daw po siyang kinalaman sa pagbukas ng lagusan ng mga tikbalang. At hindi rin daw po niya alam kung paano napunta sa kanyang silid ang mga pruwebang natagpuan doon. Naniniwala ka ba sa mga sinasabi ni Bagno? Ang alam ko lang ho, nakita ko ang sinseridad sa kanyang mga mata. Ngunit hindi rin natin maaaring baliwalain ang mga pruwebang nakita sa kanyang silid, anak. Hanggang ngayon, mahirap paniwalaan ang magagawa sa atin ito ni Bagno. Pwera na lang kung tama ang sinabi sa akin ni Agor. At ano ho yun, ina? Na maaaring nasa ilalim ng kapangyarihan ni Peruha si Bagno. Katulad na nangyari sa kanyang ama na si Dalik noon. Paano kung totoo nga, anak? Paano kung ginagawa ni Bagno ang lahat ng ito dahil nalaso na ni Peruha ang kanyang isipan? Malapit na pinakamamahal kong prinsesa Peruha. Maihahanda ko na ang palasyo sa iyong pagdating. Unti-unti ko nang nararamdaman ang pagtatagumpay ng ating plano. Nakikita ko ang punto ni Inaliway na maaaring nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Peruha si Bagno. Pero hindi ako kumbinsido na yun nga talagang nangyayari. Pero bakit naman, mahal na prinsesa? Pakiramdam ako na nagsasabi ng totoo si Bagno. Hindi ko lang ito mapaliwanag sa ngayon. Pero nakita ko, inosente ang kaibigan ko, Liway. Ako, mahal na prinsesa. Mahirap yan. Diyan na lahat ng pruweba. Mukhang ang galit pa lahat ng mga engkanto at mga diwata kay Bagno. Paano mo naman papatunayan na inosente siya? Yun ang kailangan kong siya sa atin. Aalamin ko kung ano talagang nangyari.